So, hello mga katinik. Bali po, kakatapos lang po naming tabasan yung mga pilabin, linisan. So, dahil lutad ngayon mga katinik, samahan nyo pa akong i-check natin yung mga pilapil na mabababa. So, let's go. So, ayan katinik ko. Low tide na yun pero grabe talaga yung binaba ng tubig. So, tara katinik, ikutin natin tong palaisdaan para ma-check natin yung mga pilapil na mabababa. So, ayan. Medyo natabasan namin lahat paikot hanggang dun. Pati yung mga isla dun, nilinis na namin. So ito katinik oh. Malalim din ito katinik. Ito na yung mga bababang parts. So ito. Ito naman katinik malapit sa prinsa. Ayan. Grabe talaga yung binaba ng tubig ng lupa. So ito katinik. Bali pala ito katinik yung ano, yung prinsa. Kung tawagin. Bali nagbaong kami diyan katinik ng ano, ng tubo. Yung kalahati nun. So yung kalahati nun katinik binaon namin. Bali yun ang magsisilbing ano, magsisilbing daanan ng tubig pag nagpapatuyo. Doon namin pinapadaan yan. So nasa ilalim siya katinik. Eh may pangsara lang dyan sa katinik na ano, may nakabara lang para di mapasukan. So dito katinik, ilang araw pa lang namin na tatabasan to, may mga tumutubo na naman. Kailangan linisin. Tsaka mga katinik, yun ang pinaka maganda sa ano, pag malinis yung pilapil mo. Kasi kahit sa gabi, pag rumoronda ka, kahit di ka na mag-ilaw eh, basta malinis yung dadaanan mo. Tsaka isa pa sa pinaka magandang malinis ang pilapil mga katinik ay makikita mo talaga yung mga mabababang parts. So ayun katinik. Bali ito pala katinik, ito yung sapa, sukal. So dyan katinik pinapadaan yung ano, kapag nagpapatuyo dyan pinapadaan yung tubig. So masukal sila ngayon. Lalinisin pa yan kapag nagpatuyo na. So yung katinik, maraming isda dyan mga katinik, mga nakakalabas sa palaisdaan, alimango, hipon, yung mga baos din yung katinik, tilapia, maraming tilapia dyan mga katinik. So ayan yung katinik, may nakaumo na pakta para mahuli yung mga nakakalabas. So
yung malinis na maganda ng daanan dito katinik. Tanong pala mga katinik, ito yung ano, yung inumang ng tito ko nun, panghuli ng bayawak. Kaso pala kayo nahuli. Masukal pa yun noon, ngayon malinis na eh. Wala nang naliligaw na bayawak dito. Ayun katinik, may mga malalaking tilapia katinik dyan. Hindi malalim din yung ano, katinik, yung putik dyan sa sapat. So ito pala mga katinik, yung ano yung i-repair namin. Mababa. Kaya maganda talaga pag nalilinis yung pilapil. Kasi nakita mo yung mga mabababang part. So yan. Ang katinik. So yan katinik, ang linaw ng sapa katinik. Kitang-kita mo yung mga isda katinik. Yan o. So sapa lang yung mga katinik. Ito naman yung galing ng palaisda namin. So yun, nilinis namin yan paikot. So ito katinik. Ito pa yung isang ano, trap ng bayawak. So dalawang bis lang yata nakahuli ito eh. Ito katinik. So ayan katinik, low tide yung tubig kaya medyo papasok sa palaisdaan yung ano, yung tubig. So yan mga katinik, yung dapat talaga yung mga may repair. Kailangan talaga. So ayan. Ito katinik. Ito malong katinik na dalag. Dito na tayo katinik. Bali, nilinis talaga namin ito katinik na ano. Paikot para talagang paggabi kasi katinik, yun ang importante. Kailangan maikutan lalo't lumalaki yung ano. Lumalaki yung alaga natin. So, kailangan yung katinik. Dito sa part dito katinik, di wala nang ano, rang maganda na yung pilapil dito kasi nabako to. So sobrang taas ng pilapil dito katinik. Kailangan lang dito katinik talaga malinis yung pilapil eh. So ayun katinik, yun ang isla katinik. Ito at katinik ko, silungan, tambayan. Pag gabi katinik na nakaronta kami din saan, dito kami nakatambay. Yan. Ayun naman yung bahay. Nalinis namin hanggang dulo. Kaya maaliwalas tingnan eh. So pupunta tayo katinik ng isla. Doon. Tatawid tayo. A
A few moments later. So, bali pala mga katinig, tapos na po tayong mag-ikot sa ating pilapil. So, nakita po natin yung mga dapat i-repair. Kasi lumambot po sila, lalo na pataas pa rin po yung tubig ngayon. So, yun po ang i-repair natin pag di na po tumaas yung tubig. So, ayun mga katinig, hanggang dito na lang po ang video. Maraming salamat.